wala na ngayon tayo nung yung mga grupo na nag-o-organize. Napansin nyo ba? Bakit? Diniscourage nila eh. O kaya ay nawala ng gana. Ang mga hindi katulad nung mga nakaraang panahon, may nagbubuo ng mga organisasyon. Kami nun, kahit na event, ha, mga significant events na meron, ha, nakapagbubuo kami ng mga organisasyon nun nung nabubuhay ang aking ama. Para ang layunin po, tumulong sa pamahalaan. Wala na yan yung mga civic organization ngayon. Wala na eh. Ni yung Rotary, di nyo na naririnig yan. Yung Lions Club, wala na eh. Parang na-discourage na. Napakarami pang mga civic organization. Ha? Mga kaibigan na hindi na naging aktibo. At wala nang pumalit kundi mga troll na lang. Mga kaibigan, ang inaabangan kung sino yung gigipitin ng pamahalaan, tutulungan nilang magipit, ha? Dikdikin, ha? Murahin, yan po, mga kaibigan. Takutin, pararatangan, yan po ang ginawa rito eh. Kaya wala na kayo nakita, hindi katulad kami no, no? Kahit sa panahon ni Cory, panahon ni Marcos, panahon ni Cory, nagtatatag kami ng mga samahan. Inuuna naming pasiglahin nun yung mga nasa radio. Yan ang sinasamahan naming organization. Mga civic organization katulad ng United Nations Walkers Club nung araw sa Hilton. Hindi naman ako dati original na member nun, hindi, yung tatay ko. Pero dahil ang organizer po nun ay yung tatay ko, ako ay kanyang kinakatuwang, ha, sa mga ilang gawain niya doon sa organisasyon na yun. Civic organization yun eh. Mga kaibigan, meron pa kaming tinatag nung araw na nung panahon ni Presidente Cory, yung anti-crime group, ha, na kwanho, yung Public Assistance and Civic Action Group in Media. Dalawa yan eh. Kasi yung isa pinasok ng sindikato eh, yung kaya kumalas kami pagkatapos mabuo eh. Oh, maraming natulungan yan, hindi lamang mga kababayan natin. Halimbawa, maliliit na bagay, pero active, ha? Active ang mga tao, inspired ang mga tao na kumilos. Halimbawa, merong yung pagputok ng bulkan, di ba? Yung pinatubo. Yun, existing na nun yung PACAG Media, Public Assistance and Civic Action Group in Media. Mga kaibigan, o para tumulong dun sa mga naapektuhan. Sa iba't ibang paraan, makagagawa ka. Hindi naman pag sinabi mong may organisasyon, lahat ng problema yun, lulutasin mo o sasaluhin mo. Tutulong ka. Ha? Katulad nito, itong si Patricia nun. Mga kaibigan, ito'y kwan eh. Napakaganda kasi nakakagulat yung kanyang napasimulan. Hindi ba? Kahanga-hanga kung tutusin ninyo. Kalahin mo maisip niya yon. Maglalagay ka ng pagkain sa lamesa sa labas ng bahay sa isang community na baka merong nagugutom dyan. Kahit papano, mga pinagsama-samang gulay o kung ano-ano pa. Konting prutas dyan. Kung ano yung available, pwede kang pumunta ron para kumuha. Ha? Nang gagamitin mo para kayo makaraos. Ha? Napakalaking bagay nun, mga kaibigan, sapagkat ang daming nagutom sa panahon ng pandemya. Di ba? Dahil yung pera, isipin mo, magkano lang ang pinamigay? Pinagnanakaw yung pera. Ha? Lahat ng daanan may taga eh. 8,000 raw. Nung makarating eh, 3,000 na lang eh. Malaki pa yung ninakaw kaysa sa tinanggap. At ang problema, hindi naman lahat nabigyan eh. Hindi katulad sa ibang bansa, yung kanilang ayuda, binigay yung para sa lahat. Dahil lahat naman apektado.
Ha, ultimong mga malalaking negosyo, tinulungan ng bansa nila. Amerika, Japan. Oh, in Japan, mas madaling maintindihan eh. Kasi marami tayong kakilala dyan eh, na tinatanong natin kung paano tumutulong ang kanilang pamahalaan. Diba? Na ikwento natin kung paano nila ginagawa ang pagtulong sa kanilang mamamayan. At hindi lang yun. Pati hindi nila mamamayan, tinulungan nila. Dahil simula nung mag-lockdown sa Japan, yung mga stranded na mga foreigner, mga kaibigan, hindi makalabas ng Japan dahil walang sinarado ang mga airport. Sinuspindi ang lahat ng mga flight sa matagal na panahon. Hanggang ngayon yata eh, di ba? Oh. Mga kaibigan, bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na